Ophanim. Ito ay isang ancient Hebrew word na ang ibig sabihin ay wheels. At ang singular nito ay ofan. Ngunit binabanggit ng ibang mga Jewish scholars na ang Ophanim daw ay isa sa mga pinakamisteryosong anghel sa libro ng Ezekiel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Ophanim, mga kaibigan, ay binanggit ito sa vision ni Ezekiel. Ngunit sa special na interes, ito raw ay tinatawag, mga kaibigan, na wheels on the throne of God. Kung ating babasahin ang Ezekiel 1 verse 15 to 21, ito ang kanyang sinasabi dito. Nang tingnan ko muli ang apat na nilalang, may nakita akong tigi-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topaz, iisa ang ayos nila, at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin, sapagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang, pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng apat na nilalang, ay ginagawa ng apat na gulong. Ito ang binabanggit sa libro ng Ezekiel. At gayon din, mga kaibigan, ito ay in-expound sa Ezekiel 10 verse 9 to 13. Nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kerubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng topaz. Magkakamukha ang mga ito at parang iisa. Sila'y nakababaling kahit saan. Hindi na kailangang pumihit. Saan man gumawi ang nasa unahan, sumusunod ang iba na hindi na pumipihit. Ang kanilang katawan, likod, kamay, pakpak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kerubin ay tig-isang gulong at ang tawag sa kanila ay mga umiikot na gulong. Oo, mga kaibigan, ang mga Ophanim ay tinatawag na mga kerubin. Sila, mga kaibigan, ang matataas na klase ng mga anghel na may apat na pakpak. Kung ating mapapansin, sila ay apat na mga anghel na binabanggit sa Ezekiel. Kakaiba sila, mga kaibigan, dahil meron silang mga gulong na sinasakyan at hindi literal ang kanilang nire-representa, sapagkat ito talaga ay mga anghel na katulad ng kerubim na kung saan malapit sila sa trono ng ating Panginoong Diyos. Sila ang mga itinilaga ng ating Panginoon dahil sa malaki nilang mga responsibilidad. At kung ating papansinin, ito ay isa sa mga pinakamisteryosong mga anghel sa Biblia. Pangalawang pinakamisteryosong anghel ay ang The Angel of God. Ang Angel of God ay nababanggit, mga kaibigan, ng ilang mga beses sa Lumang Tipan. At mababasa natin ito ng paulit-ulit na nagpakita sa iba't ibang mga tao sa Lumang Tipan, gayon din sa Bagong Tipan. Kung ating mapapansin, ang angel, mga kaibigan, ay minimension na messenger ng ating Panginoong Diyos at nababanggit ang salitang angel ng 200 times sa Biblia. Ngunit kakaiba, mga kaibigan, ang phrase na binabanggit sa Biblia na tinatawag the angel of the Lord or the angel of God. Ang angel of the Lord, mga kaibigan, ay unang nagpakita kay Hagar sa Genesis 16 verse 13 at kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, kay Hagar sa Genesis 16 verse 13, nakipag-usap ang angel of the Lord kay Hagar at kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin ba rito ang likuran niya o nakakita sa akin? Ang pangalawang encounter ng the angel of the Lord ay noong panahon, mga kaibigan, ni Abraham, na si Abraham, mga kaibigan, ay inialay niya ang kanyang Isaac bilang utos ng Panginoong Diyos. Ngunit sa sandaling sasaksakin na sana ni Abraham si Isaac, ay pinigilan siya ng angel of the Lord. Ito ay mababasa natin sa Genesis 22 verse 11 to 12. Isang instance din, mga kaibigan,
ay sa panahon ni Jacob na nagawa pang nakipag-wrestling ni Jacob sa Angel of the Lord. At sinabi pa niya, hindi niya raw bibitawan ang Angel of the Lord hanggat hindi siya ibe-bless nito. Ang sumunod na occasion, mga kaibigan, na nagpakita ang Angel of the Lord ay sa panahon ni Moses. Noong si Moses, mga kaibigan, ay nagpakita sa kanya ang Angel of the Lord sa burning bush. Noong siya ay nagpapastol ng tupa sa kanyang father-in-law na si Jethro. At napakarami pang mga instances, mga kaibigan, na nagpakita ang Angel of the Lord sa lumang tipan. Acts 7 verse 30. Ito ang binabanggit dito. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. Oo, mga kaibigan, kung ating makikita at babasahin sa English, ito ay tumutukoy, mga kaibigan, sa Angel of the Lord. Sabi niya pa dito, "And when 40 years had passed, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai." At kung ating mapapansin, mga kaibigan, nagpakita rin ang Angel of the Lord kay Zechariah, kay Balaam, at marami pang iba, at marami pang mga tao sa Old Testament. At kung ating ikukonklud, mga kaibigan, kung sino nga ba ang Angel of the Lord na ito, siya ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos, mga kaibigan, na si Jesus Christ. Dahil kung ating mapapansin, ang regular na mga army of angels, mga kaibigan, ay kabilang sa assistance para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Ngunit merong natatanging Angel of the Lord na isinugo ng ating Panginoong Diyos, na ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng angel ay messenger ng ating Panginoong Diyos, nakatangi-tangi na siya, mga kaibigan, ang nag-act bilang messenger ng kanyang ama upang i-represent kung sino ang Diyos. At sa katangian, mga kaibigan, ng ating Panginoong Hesukristo, ipinakita niya at ipinahayag niya ang ugali at nag-set siya, mga kaibigan, ng example upang ating sundin siya. Siya ang captain ng ating kaligtasan na binabanggit sa Hebrews 2 verse 10. Mga kaibigan, oo, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus at sa mga anghel na very precious para sa atin. Purihin ng Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood.